footing's already gone. Look at this from Andre. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! Walang Reno TV. Bad news para sa ating mga Pinoy boxing fans, bukod sa hindi na nga po natuloy yung laban ni Cuadro Wallace, John Riel Casimero at Paul Butler, ay nabigo pa ang dalawang pambato natin sa kanilang mga misyon sa kanilang laban. Well, unahin na po natin yung kay former 4 Division World Champion Donny Ahas Nietes. Hindi naman po siya literal na natalo, pero parang natalo na rin po dahil yung nakasalalay nga daw po dyan sa laban na yan ay ticket sana ni Donny Ahas Nietes para sa another world title fight. Pero dahil tumabla sa kanya ang kanyang kalaban from Dominican Republic na si Norberto Jimenez sa edad na 39 anyos ni Donny Nietes, e maaantala na naman po ang kanyang inaasamasam na world title fight. Baka magkaroon pa nga daw po ng rematch itong si Nietes at Jimenez. So ano nga ba ang naging tema ng laban ni Nietes at Jimenez? Well mga amigos, ayon sa aking obserbasyon, kontrolado ni Nietes ang first to 6 rounds hanggang sa medyo nakapag-adjust ang kanyang kalaban, kung saan lumabas din ang pagiging veterano nitong si Jimenez. Siyempre ikaw ba naman may 44 fights sa iyong karera? Siyempre alam mo na rin kung paano mag-adjust sa laban. Kitang kita na nakalalamang sa inside fighting itong si Jimenez sa mga later rounds, kung saan kahit break na ay sumusuntok pa. Gumamit din ng malawak na ring ang Dominican fighter at nakakakonekta rin ng ilang mga solidong suntok. Pero sa aking opinion mga amigos, dapat na si Donny Nietes pa rin ang tinanghal na panalo sa kadahilanang mas malinaw at mas solido ang mga patama ng ating pambato. Mas maraming beses nakitang naalog ni Nietes ang kanyang kalaban, habang si Nietes ay sa aking pagkakaalala ay parang isang beses lamang tinamaan talaga ng solidong solido ni Jimenez. Kaya naman sana binigyan din ng konsiderasyon ng mga hurado kung sino talaga yung mas madiin sumuntok. So yun nga po ang nangyari mga amigos, ang hatol ng mga hurado, 96-94, 96-94 at 95-95. Tabla po mga amigos. Dumako naman po tayo sa IBF World Flyweight Championship sa pagitan ni na IBF Champion Sonny Edwards at Challenger Jason Mama. Bad news mga amigos para sa ating mga Pinoy fans, dahil nabigo po si Jason the Smasher Mama na paalisin sa pwesto ang hari ng IBF na si Showtime Sonny Edwards. Naging maganda naman po ang ipinakita ni Jason Mama, subalit tila walang plan B or C ang Team Mama. Dahil sa aking obserbasyon mga amigos, sa bilis ng footwork ni Sonny Edwards at Jose Domipensa, tanging sa bodega lang ang pinakamabisang patama ni Jason Mama. Kaya naman sana ito yung kanilang sinamantala sa laban. Kitang-kita na kapag umaatake si Jason Mama sa katawan ni Edwards ay talagang nakakapuntos siya kumpara sa pagiging headhunter. Dahil sa kakasunod nga po niya o kakahabol kay Sonny Edwards ay nananakawan nga po siya ng mga ganitong klasing suntok. Paulit-ulit po yan mga amigos, tila hindi na-check ng koponan ni Jason Mama. Kaya naman halos makontrol ni Sonny Edwards ang buong laban. Dumagdag pa sa malaking dagok ni Jason Mama nang bilangan ng referee ang tila na outbalance lamang na pagbagsak niya sa round 10. Pero dahil nasa rules nga po ng boxing, kay natisod or nadulas ka kung yan ay nasabayan ng isang suntok, counted yan as knockdown. Kaya naman ang hatol ng tatlong hurado, the winner by unanimous decision and still, IBF Flyweight Champion of the World, Showtime, Sonny Edwards.